Shout out everyone, this is House Taps and welcome back to my YouTube channel. Tuturo ko sa inyo yung paggawa ng kisame, yung step by step na paggawa nito. And by the way guys, yung kisame natin ay gawa sa hardy flex, no? Mamaya papakita ko sa inyo. And yung frame niya ay hindi gawa sa kahoy, kundi gawa sa mga metal paring guys. And mga wall angles. So yan yung mga wall angles guys. Kung ilan yung side ng inyong bahay ay yun din yung mga wall angles. Kung apat yan, apat na wall angles guys. So ang first step nito ay gumawa syempre ng frame, gawa nga yung mga metal parings natin or parlina yung tinatawag ng iba dyan. So kailangan nyo guys ng bali 12 na metal parings dyan, 6 for yung mga cross nya, yung grids, no? And 6 din para sa hanger guys, panghang nyo sa inyong kisame. So kailangan nyo siyang ihang yung mga metal parings na yan para mas matibay siya, hindi siya lumundo, hindi lumundo yung ating kisame. At ang size nga pala ng mga parlina guys or mga metal parings ay 2 inches para doon sa ating frame, and pwede na yung 1 inch para sa panghang or hanger nyo. Okay? So yan ay nagkakahalaga lang naman ng 120 each. Yan ay may sukat na 16 feet guys. So medyo mahaba-haba na yan if you have your small room lang naman or house. Ay pwedeng pwede na yan or sobra na yan actually. So yung 6 parlina natin or 6 metal parings na frame ay may sobra na dyan kung maliit lang naman yung gagawin nyo ng kisame. But of course kung malaki yan ay pwede nyo rin namang pagdugtong-dugtongin yung inyong mga metal parings. So ganito guys yung magiging itsura nya. Yan ay puputulin nyo lang para syempre ma-screw nyo or maipako nyo sa inyong dingding guys. Okay, ayon sa sukat ng inyong wall ng inyong bahay. Okay? So gamit lang kayo ng grinder guys para mas mabilis maputol yung inyong mga metal parings. Pero pwede rin naman kayong gumamit ng lagaring bakal. Mas mabilis nga lang yung grinder. Mas mabilis yung trabaho pag yan ang gamit nyo. Ayan, so ayan, gagawin yung pa-cross lang or pa-grid yung inyong frame ng inyong kisame. So para mapag dugtong-dugtong nyo yan or para mapatong nyo yung mga parlina or mga metal parings guys, pwede tayong gumamit ng tinatawag na W-clip for that. So ganyan lang yung pagkakabit ng W-clip guys. Isozoom lang natin para mas makita nyo. Ayan guys, so yan yung tinatawag na W-clip for metal parings para mapagkabit-kabit nyo siya para makagawa kayo ng mga grid, okay, or mga pa-cross na metal parings guys. Yan yung magsisilbing pundasyon o frame ng inyong kisame para mas matibay siya syempre. And yung pagkakabitan nyo ng inyong panghang, pangtukod na metal paring, pwede nyo siyang i-screw gamit kayo ng black screw na 4 metal, okay? Metal black screw ang tawag doon guys. So tanong nyo lang yan sa hardware, at meron naman nun available any hardware guys. And kung wala namang black screw, pwede rin kayong gumamit ng rebits. Pwede rin yan guys, matibay din siya. Pero I suggest yung black screw ang gamitin nyo, okay? Kasi mas malaki yung ulo nun, mas matibay syempre yung ano, inyong frame. And later on sa pagkikisame, yun din naman ang gagamitin. Okay, so mapapansin nyo buo na or halos buo na yung ating frame, yung ating pundasyon, no, sa ating kisame. So mapapansin nyo yan ay may hang na, I guess 6 hangers na meron tayo dyan. And ayan, yung ating metal paring ay meron ding 5 to 6 guys na metal paring sa pahaba. And yung pahalang din ay same din, ganun din. Or depende syempre sa haba, sa laki ng bahay na gagawa natin ng kisame. Okay? So ang second step syempre ay yung pagkakabit na ng ating kisame mismo.
Sabi ko nga kanina, yung ating kiso may gawa sa Hardiplex, guys. I highly recommend na Hardiplex ang gamitin nyo. Kasi unang-una, mas matibay siya. Mas pang matagalan siya yung quality niya, pang matagalan. For kisame. Though medyo mahal nga siya ng konti sa ating marine na plywood, pero pang matagalan siya and low maintenance and hindi kayo palit ng palit. Tatagal yan ng mga ilang taon, unlike sa plywood, guys, kahit gano'ng kakapal or kahit gano'ng katibay, yung plywood, once na nabasa yan, ay lolobo yan. At wala pang isang taon or more than year siguro, pinakamatagal na nabuhay ng plywood, ay papalitan nyo na siya. So, palit kayo ng palit if plywood ang gagamitin nyo. At syempre, kung yung budget nyo ay sakto lang sa plywood, syempre, I suggest na yung marine na plywood ang gagamitin nyo. So, dito nga ay Hardiplex ang ginamit natin. Ang isang Hardiplex na may sukat na 4x8, 1/4 yung kapal ay may halagang 500 pesos. Yung plywood ay 450. So, konti lang ang diferensya, no? So, dito na tayo sa Hardiplex. Mas matibay siya. Though, mas mabigat nga siya lang siya ng konti kesa sa plywood. So, sukatin nyo lang yan according dun sa sukat ng bahay nyo or ng room nyo. Okay? And, sabi ko nga kanina, yung pangkakabit natin dyan ay black screw. Yung iba, ginagamit nila dyan ay rivets. But, for me, I highly recommend, guys, again, na ang gamitin nyo ay metal black screw. Okay? Kasi mas matibay yun. Unlike kasi sa rivets, ano, maliit kasi yung ulo niya. So, maaaring bumaon lang siya doon habang tumatagal doon sa, or tumagos lang siya doon sa ating Hardiplex, guys. Or even sa ating mga metal parings. Okay? So, i-screw nyo lang yan gamit yung ating, again, yung ating grinder. Para mas mabilis yung pag-i-screw natin. Later. And next na natin, guys, yung ating exhaust. Isukat lang natin yung size ng ating exhaust, guys, doon sa ating kisame. By doing like this, guys. So, bakat lang natin, no. Guitan lang natin yung ating Hardiplex. And then, i-grind natin. Putasin natin siya. And ingat lang, guys, doon sa alikabok, no, ng ating Hardiplex. Matindi yung alikabok niya. Make sure to use mask para sa ating safety, guys. Okay? After nyan, guys, pwede na nating ilagay yung ating exhaust. Make sure na maayos yung pagkakabit nito kasi tatakpan na natin yung ating kisame. After na maikabit natin, may fix natin yung ating exhaust. Yung kanyang hose, guys, sa taas. Kapag okay na, guys, yung ating exhaust sa ating kisame, ilagay na natin yung mga natitira pang Hardiplex doon sa ating frame na ginawa. At para matapos na natin yung ating kisame. Okay? One eternity later. And after mga ilang oras, guys, ay eto na yung ating kisame. Tapos na siya. At kung mapapansin nyo, malinis siya. Maliban dun sa mga itim-itim na yan na tuldok. Yan ay mga ulo ng tornilyo, guys. If you have extra budget pa, meron pa kayong budget, ay pwede nyo siyang pinturahan ng kulay na naayon sa gusto nyo, syempre. And ayan. So, yan yung pinaka-mabilis na way. Faster and easier way to make yung ating ceiling, guys. So, thank you so much for watching. I hope you like the video and nag-enjoy kayo. And sana,
leave a big thumbs up and also share this video guys sa mga gustong magpakabit ng kisame. And also if you have questions, please write down on the comment section and I will answer those questions immediately, no? Sa abot ng aking makakaya. Okay, thank you so much for watching and bye-bye!